What's up mga idols? Today, we will talk about the new scooter from Honda Motorcycles. Ayan po, nakita nyo na yung picture na yan. Ito po yung bagong labas na Honda PCX scooter kung saan in-upgrade nila ito. So guys, kung bago lang po kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe at pakiclick na rin po ang notification bell para po kayo ay updated sa ating mga video ng mga bagong motorsiklo at mga motorsiklo na nilabas dito sa Pilipinas. So today we will talk about PCX 150 scooter ng Honda, and we will give you all the review and specs ng motor na to. At talagang ihimay-himay natin, kumbaga ikukumpara natin yung dating 2020 PCX 150 na CC na scooter at yung namang bagong lalabas na PCX 160. So guys, ano ba yung special sa bagong motor na to? Aalamin natin kung ano-ano ang mga binago or in-upgrade dito sa PCX. Dahil ngayon ay 160cc na siya, ano ba yung mga pinalitan nila? So guys, most of the specs ay hindi naman masyado nagalaw. Pero syempre dahil sa engine na mas pinataas nila yung kanilang displacement, marami mga bagay din na nabago at talagang in-upgrade din nila. So ano ba yung mga yon na in-upgrade from PCX 150 to PCX 160cc? So guys, ito ang magiging masasabi natin na isa sa pinakaunang in-upgrade nila, yung presyo. Of course, PCX 150 to PCX 160, mas mahal ang presyo nito. Kasi syempre, in-upgrade mo na yung makina eh. In-upgrade mo na yung kanyang displacement. And some of the features na in-upgrade nila, yan, yung makikita nyo yung kanyang display console. So, fully digital na po yung kanyang display console at talagang pinaganda po yung estilo at yung ganda yung design niya. So, mas quality na yung kanyang design ng kanyang panel. And what else yung mga in-upgrade dito sa PCX 160? Yung kanyang tire, mas pinalaki po yung tire na ginamit ngayon sa PCX 160. Previous na tire niya sa front, 100x80x14. Sa PCX 160, ang new tire niya is 110x70x14. Sa likuran, ang previous niya ay 120x70x14. At sa PCX 160, ang bago niyang tire ay 130x70x14. Yan po yung mga nabago guys. Tignan naman po natin ang chassis niya. Sa suspension guys, wala naman pong binago. Pareho pa rin pong yung front ay telescopic at yung rear ay double shocks or yung twin shocks. So sa kanyang brake system naman, front brake comes with hydraulic single 220mm disc na may CBS. So hindi po nabago yung front disc brake nila. Pero po sa rear brake, sa previous, meron siyang mechanical with single 130mm drum. At ang binago dyan, naging hydraulic na po siya dito sa bagong PCX. So from mechanical, naging hydraulic na siya. Let's go to the engine na pinaka-importante sa lahat. Previous PCX 150 ay merong 149cc. Again guys, yung bagong PCX 160 ay meron na siyang 156cc displacement. So, ang laki po ng ano niyan, in-upgrade po niya dyan sa engine na yan. So, ang ignition niya, same pa rin, full transistorized ignition. Ang kanyang valve train, same pa rin, single overhead cam with two valves. Again, naka V-belt drive pa rin siya. So, yun po yung mga hindi na bago, pero ang pinaka-importante dyan, pinaka-the best, yung kanyang engine ay tinaasan na po na naging 156cc. What is the reason bakit ginawa ito ng Honda? Kasi gusto nilang tapatan at higitan ang kanilang competitor, especially the Yamaha and Max. Siyempre, alam nyo naman kung gaano kalaki yung kanyang makina. Ito, mas ahead po ang PCX 150 ngayon. Well, it's not about only the engine,
but also the design. Mas pinaganda po at pinapogi at pinastig yung forma ng PCX. You can see naman yung difference ngayon. And what else na pinaganda nila? Yung kanyang seat. Talagang mas comfortable at mas maganda po yung kanyang pagkakagawa o yung pagkakatabas ng kanyang seat. Yung height niya, same pa rin po yan. Hindi po nagbago yung height ng kanyang seat height, 764 millimeters. Again, yung kanyang keyless system, ganun pa rin. Kung saan nandun yung katabi niya yung kanyang yung seat control at yung fuel lock. So, yun po makikita nyo rin. So, guys, tingnan nyo kung gaano po kaganda yung bagong PCX 160. At talagang mamamangha ka sa kanyang design at talagang solid, no, napakaastig ng kanyang forma. So as per Honda Japan, na in-announce nila to, ilalabas po to ngayon January 2021. So ano pong buwan natin ina-expect na lumabas to sa atin sa Pilipinas? So yung pinaka usual na trend ng paglalabas po ng motor ng Honda from Honda Japan, we can expect this sa kalagitnaan po ng 2021, maybe May or June or July, yan po. So lalabas po itong bagong PCX 160 dito sa Pilipinas. So sure na po yan, guys. As per insider, inuubos na lang po yung stocks ng PCX 150. After po maubos yan, talagang naka-line up na ang bagong PCX 160 ng Honda. So yan po yung, guys, yung mga magandang development na nangyayari ngayon sa ating scooter segment, kasi nagkakaroon po ng maganda at maayos na kompetisyon sa market na to. So sino po yung nagbe-benefit dyan? Siyempre tayo pong mga customers o yung mamimili. So mas nakakaroon po tayo ng chance na makakuha ng mas magandang motor, mas magandang specs at mas magandang features na pero sakto lang po sa ating budget. So yun po yung maganda dito, kasi sa dami po nang lumabas na mga bagong scooters ngayon, ano po yung tinitignan natin bilang Pilipino? Isang-isang tinitignan natin dyan yung presyo, syempre kailangan swak sa budget natin. At hindi lang yun, ano yung mga features o yung mga special features na nakalagay dyan? Meron ba siyang keyless? Meron ba siyang traction control? Naka ABS ba siya? Anti-lock braking system? Meron ba siyang smart connected? Yan yung mga bagong features ngayon na hinahanap natin sa mga premium scooters. So, some of the company motorcycles, ino-offer na nila yan sa kanilang mga 150cc segment na scooters. So hopefully this will benefit us, guys, yung mga customers na kagaya natin na gusto nang magkaroon ng mga magagandang klase ng motor. Thank you for watching this video, guys. Please share and like the video, and pakidamay na rin po ang ating subscription and click the notification bell. Salamat po, guys. Thank you very much.